What's up you guys? Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, ay tuturo ko nga sa inyo kung paano gumawa or mag-post ng grid photo para sa ating Instagram account. So kung ikaw ay iPhone user, pumunta ka sa App Store. And kung ikaw naman ay Android user, pumunta ka sa Play Store. So i-click natin yung search button and then i-search natin yung Instagram grid. Yan, search natin ang Instagram grid. And napakaraming app guys na pwede nating magamit para makapag-gawa tayo ng grid photo na pwede nating ma-upload sa ating Instagram. Then i-click nyo lang guys yung grid post, grid photograph, and then download nyo ito and click open. After nyong ma-open, madadirect na nga kayo dun sa app na yon. And then dito guys, napakaraming mga features na pwede nyong ma-discover. Pwede rin kayo mag-browse para makapag-discover pa kayo ng maari nyong magawa para mapaganda yung layout ng inyong feed sa Instagram. And then dito guys, sa tatlong line sa taas, dito nyo makikita yung setting. So pwede nyo sila guys i-follow para makakuha kayo ng idea para maging maganda yung layout ng Instagram nyo. And huwag natin patagalin pa guys. Click natin itong create grids and then click nyo yung photo grids. And then dito, pili lang kayo ng photo na gagamitin ninyo. Ayan. So, eto na lang yung gagamitin ko. Ayan. And then, dito guys, makikita nyo yung sizes. So, kunin ko na lang itong 3x4 para kumpleto yung picture niya, as in walang makakrap or walang mababawas. Then it's up to you guys kung gusto niyo lagyan ng colors, but hindi ko lalagyan yun yung akin. And then click niyo lang yung next, then meron diyang ads na lalabas. So hintayin niyo lang yung second sa taas. Ayan, hintayin lang natin, then skip natin siya and X. Then next niyo siya. It's up to you guys kung gusto niyo lagyan ng filter, overlay, text, or sticker. It's up to you. So, akin, di ko siya lalagyan. Then, done natin. Then, another ads na naman. So, hanggat di natin na-upload yan, ay may ads na lalabas. Kasi nakikigamit lang tayo ng upgrade. Ayan. And then, X na siya. Then, dito, tap on first image to post. Return to the app and post next images one by one and in indicated order until the end. So, dapat sunod-sunod nga yung pagpindot natin sa number kasi if ever na hindi sunod-sunod yan, hindi magiging ganyan ang itsura niya sa ating Instagram. So, click lang natin yung number 1 and madadayo ang Instagram. Click nyo yung next. And make it sure guys na hindi siya naka-share to Facebook kasi once na naka-on yan, one by one din mag-upload yan sa inyong Facebook. So off natin siya, din share. Then after natin ma-download, balik tayo dun sa app na, yun and pindutin yung next. Then same process lang siya guys hanggang sa ma-reach natin yung last square. Ayan, and then punta tayo ngayon number. So guys, fast forward ko na since nalaman nyo naman na yung step at same process lang naman siya. Next natin, then off natin yung share to Facebook, hintayin lang natin mag-post. Then after the guys ma-post lahat ng mga squares na yon, punta tayo ngayon sa ating profile. Ayan. So, eto na yung kanyang final result. So, di ba buong buo din yung picture niya kasi sunod-sunod na pinindot ko. And then ito yung last na ginawa ko, ayan. So I hope natutunan nyo yung tutorial na itinuro ko sa inyo. And paki-follow na rin ako guys sa aking Instagram account. So please do subscribe for more tutorial videos. And thank you for watching. Keep safe and God bless.